Tumayo po tayo sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuah, na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Bago ang lahat, hayaan mo pong maghandog kami ng maraming pasasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihang ibinigay mo sa amin, Ama. Salamat. Hanggang sa ngayon, meron pa kaming buhay at lakas. Lalong-lalo na ang aming karapatang sambahin at purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Patawarin mo sana kami sa mga nagawa naming pagkukulang sa aming mga kasalanan. Huwag mo sanang tititigan ang aming kahinaan, Ama, kundi patuloy mo kaming turuan upang patuloy kaming makasunod at maging karapat-dapat sa iyong banal na paningin. Sa aming pag-aaral, basbasan mo sana ang aming kapatid na kasama naming mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Puspusin mo sana siya ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo siya ng karunungan na magagamit namin sa aming pag-aaral sa umagang ito. Basbasan mo rin sana ang lahat ng nakikinig sa umagang ito, lalong-lalo na ang aming mga kaibigan, aming mga kamag-anak na hindi pa naming kapananampalataya, Ama, na sana ibuksan mo ang kanilang puso at kaisipan. Makilala nila ang iyong napakabanal na pangalan upang sa ganun, Ama, tama kasama kaming pupuri at sasamba sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasa mo rin sana ang aming abuloy na inhandog ng iyong mga lingkod na ito'y maging kalugod-lugod sa iyo, Ama. At gayon din sana, bakuran mo kaming lagi ng iyong mga salita upang huwag na sana kaming mahiwalay pa sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. At ito ang maging gabay namin sa araw-araw naming paglalakbay at maging maayos kaming tagasunod mo habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, bago tayo tumungo sa ating paksang diwa, sa ating leksyon, ay amin pong babasahin muna itong nakasulat sa Kawikaan 4:20 hanggang 23 nang sabi, Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makakasumpong nito. Higit sa lahat,
ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ang iyong iniisip, yun din. No? Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Kaya namin muna binasa ito, mga kapatid, mahalaga. Ang payo na galing sa Diyos. Mas mabisa po yan kaysa aming sasabing, mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Kaya binasa namin po yan sapagkat ang Diyos ang nananawagan, ang sabi niya, anak, pakinggan mong mabuti. Hindi po basta tayo nakikinig lang. Kailangan po pakinggan natin mabuti ang ating pong tatanggaping turo na galing sa Panginoon Diyos sapagkat napakabuti po niyan para sa atin. Ano kabutihan niya? Magbibigay ng malusog na katawan, mahabang buhay. Ang sabi pa nga, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Bakit? Sapagkat kung ano po ang iyong iniisip, sabi na Biblia, iyon din ang magiging buhay mo. Kaya mahalaga talaga na tayo ay magpipay attention po. Ano po? Sa gagawin po nating pag-aaral ng mga katuruan, mga aral ng Panginoon Diyos. Punta na tayo sa ating paksa sa pagsamang ito. Ang paksa po ng ating pagsamba ay ang kahalagahan ng pagsunod para malampasan natin ang kabagabagan at mga kahirapan sa buhay. Alam niyo mga kapatid, ang kasalanan ang nagdala sa tao sa buhay na puno ng kabagabagan at kahirapan. Lahat ay nagkasala maliban sa ating Panginoong Yahusha Masiya, kung kaya walang tao, mayaman man o mahirap, nag-aral o hindi, na hindi ho makakaranas nito. At sapagkat ito ay hindi talaga maiiwasan, dapat itong harapin ng tao at dapat na tuklasin ng tao, alamin ng tao kung paano ito malalampasan at kung paano ito mapagtatagumpayan. Alam niyo, mayroong isang katangian na dapat mataglay ang bawat isa po sa atin. Ang pagiging optimista. Ho? Ang pagiging optimist. Bakit? Sapagkat ang ganitong tao, may nakikita ho siya na pagkakataon sa bawat kabagabagan at kahirapan na dinaranas niya. Sa ibang salita, ang optimistang tao ay laging may pag-asa, may natatanaw na liwanag sa bawat kanyang pinagdaraan ng kabagabagan at kahirapan sa buhay. Kailangan po natin yun. Pero atin pong dapat na malaman, higit sa lahat, ano ba kalooban ng Diyos? Ano ang katotohanan tungkol sa tao na nilalang ng Diyos? Puntahan natin ang unang talata sa Biblia na sa ating pag-aaral. Sa aklat ng Hob, ang sabi ganito, kundi ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan, gaya ng alipato na umiilang lang sa itaas. Ano po ayon sa Biblia ang katotohanan tungkol sa tao na nilalang ng Panginoon Diyos? Ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan. Sa ibang salin, ang tao'y ipinanganak sa kahirapan. Ang totoo niyan, pag binasa pa natin sa Hob 14:1, ang sabi roon, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos. Lipos o puspos ng kabagabagan. Yan ho ang ating buhay. Yan po ang katotohanan sa tao na nilalang ng Panginoon Diyos. Pero tanong, yan ba ang sa pulmula, layo ng Diyos? Aba hindi. Ang unang nilikha ng Panginoon Diyos ay nandoon sa paraiso, sa lugar na napakaganda. Hindi na sila magpapagal, wala silang bagabag, wala ho silang anumang kahirapang dinanaras noon. Eh bakit? Nasa paraiso na nga sila eh. Pero nang mag-asawa ay magpatukso, lalo itong si Adan, ano ho? Eh doon na nagumpisa, yung ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan. Doon na nagumpisa ang sinabi noong talatang 14:1 ng Hob, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw. Ayang ikli ng buhay ng tao. Bukod sa roon, maikli na, lipos pa o puspos pa ng kabagabagan.
Kaya mga kapatid, nung magkasala si Adan at Eva, lalo si Adan, eh ang sabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, 17 hanggang 18 ang versikulo, ang sabi ng Panginoon Diyos, kakain ka sa pamamagitan ng pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Doon ang umpisang magpagal ang tao. Ano yun? Paghihirap yun, di ba? Nagpapagal ka, naghihirap ang katawan mo. Isipin mo. Isipin po natin na mula doon sa paraiso na hindi ka nagbubungkal ng lupa, eh ikay magbubungkal na ngayon. Bakit? Gawa po ng kasalanan. Di ho ba, mga kapatid? E bali ba, pagka ikay nagbubungkal, para ikaw ay lumigaya, huwag kang mabagabag, eh ang inaasahan mo, magandang ani. Pero ang sabi roon, ang isisibol niya on sa iyo, sabi niya kay Adan, sabi na Diyos, mga tinik at mga dawag. Aani ka ba ng tinik, makakain mo yun? Mga dawag, makakain mo ba yun? E kaya, yan ang kalagayan ng buhay ng tao. Mula na ang tao ay gumawa ng paglabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Tanong, ang mga lingkod ba ng Diyos ay exempted yan? Tayo ba'y natatangi sa mga tao sa lupang ito o sa mundong ito? Hindi ba tayo daranas ng kabagabagan? Hindi ba tayo malulungkot na magdudulot ng kahirapan ng kalooban natin? Eto, pakinggan po natin sa ikalawang Korinto Kapitulo 6. Ganito ang kasulat. Sabi ng Apostol Pablo, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gaya may mga mapagtapat. O, waring hindi nga kilala, gaya may mga kilalang mabuti, tulad sa mga nangaghihingalo at narito kami nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay, tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak, tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami, gayon ng walang anumang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng mga bagay. Hindi kayo nangakasisikip sa amin, kundi nangagsisikapang kayo sa inyong sariling pag-ibig. Ayon sa Biblia, mga kapatid, kumung tayo mga lingkod ng Panginoon Diyos, anak ng Diyos, mga lingkod ng ating Panginoong Yahusha Masya, exempted ba tayo dyan sa kabagabaga na yan at mga kahirapan? Sabi ni Pablo, kausap niya, mga sumasampalataye. Ang sabi niya, eh tayo nangalulungkot, gayon may nangagagalak. Diba? Mga pinarurusahan, gayon may hindi pinapatay. Ano ibig sabihin? Aba, eh ang lupang ito'y sinumpanay. Diba? Sabi nga rin sa Genesis Kapitulo 3, 17-18, pag binasa po natin, sumpain ang lupa dahil sa iyo, sabi ng Diyos kay Adan. Kaya hanggat tayo nasa ibabaw ng lupang ito, ano lamang ang ating dapat na ilagay sa ating isipan, mga kapatid? Daranas tayo ng kabagabaga. Magdaranas tayo ng mga kahirapan. Yan po ang katotohanan nasa Biblia. Di po ba, mga kapatid? Subalit, ang ibig bang sabihin, mga kapatid, ang atin po bang dinaranas na kabagabagan ay kaparis ng kabagabagang dinaranas ng ibang mga tao na hindi kasama sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya? Pakinggan po natin dito ho sa Korinto, dyan din sa talatang yan, sa versikulo 6, 14-16, eto nakasulat. Baka sabihin kasi natin eh, pare-pareho lang tayo eh. Ha? Eto, basahin natin sa English. You are not the same as those who do not believe. Tayo sumasampalataya. Kilala natin ang Diyos, iisa. Alam natin ang Panginoong Yahusha, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Tumpak ang ating pananampalataya. Hindi lamang biblical, hindi lamang logical. Eh talagang sige, isipin nga natin mabuti, mga kapatid. Ang binabasa natin yan, ang salita ng Diyos yan. Ang sabi, you are not the same as those who do not believe. Kaya hindi tayo kaparis nila. Ang bagabag na ating dinadanas, iba kaysa sa kanila. Tuloy natin. So, do not join yourselves to them. Good and bad do not belong together.
light and darkness cannot share together. How can Hamasiak and Belial, the devil, have any agreement? Pwede ba magsama yung hari ng mga Diyos-Diyosan at ang haring pinagkalooban ng kapangyari ng Panginoon Diyos, alalambagay ang ating Panginoon Yahusha Hamasiak? Hindi pwede magsama yun. What can a believer have together with a non-believer? The temple of God cannot have any agreement with idols. Totoo yun. Ang templo ng Panginoon Yahusha hindi pwedeng maging kasundo ng mga templo ng mga ribulto at mga Diyos-Diyosan, di ba? And we are the temple of the living God. Sabi ng Apostle Pablo, we are the temple of the living God. As God said, I will live with them and walk with them. And I will be their God and they will be my people. Yung mga salitang bandang huli ang sabi ng Panginoon Diyos, we are the living temple, sabi ng Apostle Pablo. Tayong buhay na templo ng Panginoon Diyos, ang templo'y tinatahanan ng Panginoon Diyos. Ano katunayan? As God said, I will live with them. Ang Diyos ang sasama sa atin. Siya ang magiging kasama natin habang tayo nabubuhay. Ang sabi pa, and walk with them. Why? And I will be their God and they will be my people. Sapagkat siya ang ating Diyos. Ay ang kaibahan ng ating bagabag. Ang bagabag natin na dinaranas kasama natin ang Diyos. Ang bagabag na dinaranas ng mga tao sa ibabaw ng lupang ito na may sumpa, iba kay sa atin. O, mga kapatid, actually, mga magulang at mga mahal na kapatid, hindi tayo sang-ayon dun sa mga ginagawa ng mga tao. Yung action natin, iba kay sa action nila. Towards sa kabagabagan at kahirapan, iba yung action nila, iba ang kanilang perspective, iba yung atin. Bakit? Eh, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos mismo may garantiya, I will live with them, I will walk with them. I will be their God and they will be my people. Iba ang may Diyos, di ho ba? Mga magulang at mga kapatid. Ngayon, para sa ating mga Yahusyano, ang ating dinaranas na bagabag, ano yung ibig sabihin po niyan? Ito, basahin natin sa English. Revelation 14, 12 down to 13, this is what is recorded. This means, yan ang kahulugan, that God's holy people must endure persecution patiently. Kaya ang kabagabagan para sa mga banal, pinaging banal ng Panginoon Diyos, yung kanyang mamamayan, mga tao na, sabi niya sa Panginoon Diyos, aba, yan ay persecution. Ang bagabag na atin din naranas, persecution po yan. Kaya ang sabi, ay, ayan, this means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying His commands and maintaining their faith in Yahusha. And I heard a voice from heaven saying, write this down. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work, for their good deeds follow them. Kaya tandaan natin, ang kabagabagan ng kay Yahusha, ang kabagabagan ng kay Yahuwa ay iba kaysa kabagabagan ng mga tao na non-believers. Di po ba? Bakit? Para sa atin, yan po ay persecution. Kaya ang sabi ng ating manabasang talata, this means that God's holy people must endure persecution. By the way, ating alamin, ang definition ng persecution, ito nakasulat. Persecution, noun, hostility and ill treatment, especially on the basis of ethnicity, religion, sexual orientation, or political beliefs. Sa Tagalog ay puot at masamang pagtrato, lalo na sa batayan ng etnisidad o relihiyon. Ayon, nang tayo po ay binigyan na ng pangalang Iglesia ni Yahusha, sapagat ang pangalang Yahusha, yun ang angkop na itawag sa Iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya. Sapagat ang Panginoong Yahusha, ang ibig sabihin ng Yahusha ay tagapagligtas. Ako ang siyang magliligtas. Di ba? Iglesia ni Yahusha. Kasama natin ang Diyos dito at ang ating Panginoong Yahusha Hamasiya. Dahil sa ating relihiyon, sino ang ating relihiyon? Sino ba ang daan tungo sa Diyos sapagkat ang tao ay nahiwalay bunga ng kasalanan? At yan din ang dahilan kaya tayo nagdaranas ng kabagabagan at kahirapan noon magpahanggang ngayon, noon ang magkasala si Adan. Mga kapatid, tatandaan po natin, kailangan ng tao ay mabalik sa Diyos, ma-reconnect sa Panginoon Diyos. Eh ang paraan para tayo ma-reconnect at makapagbalik loob sa Panginoon Diyos sa pag tayo nahiwalay,
Ako ang daan. I am the only way, sabi doon sa Amplified. I am, sabi ni Yahusha, I am the only way, the truth, and the life. Siya lang ang ating reliyon. Hindi siya nagtatag ng organisasyon na may herarkiya. Kaya hindi organisasyon ang kanyang itinatag sapagkat alam niya may maaapipurihan pag organisasyon. Alam niya may maghahari-harian dyan kung organisasyon. Kaya ang kanyang itinatag ay movement, organized movement, kilusan. Dahil sa siyang ating reliyon, ang ating Panginoon Yahusha Hamashiach ang ating reliyon, yon ang dahilan. Kaya tayo po'y nagdaranas ng kabagabagan o persecution. Iba ang ating, iba ang kahulugan ng kabagabagan sa mga kayahusya, mga kapatid na sumasamba sa pagkakataong ito. Sa kabila ng ating dinaranas na mga persecutions, itinakwil ng magulang, hindi na kinikilala ng kanyang mga kaibigan, itinakwil ng kanyang mga kamag-anak, eh bakit nga? Eh dahil nga po sa kanyang pagsunod, doon sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahusha Hamashiach, ano ngayon ang nangyari? Nagdanas tayo ng kalungkutan. Nagdanas tayo ng kalungkutan. Normal po yun, di ba? Pero ang tanong, mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano ang reaksyon, ang inaasahan sa atin ng Panginoon Diyos sa kabila ng pag-uusig na ating dinaranas? Deuteronomy po, ganitong ating mababasa. Ito. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon Diyos. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamali. At sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kanya sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kanya gaya ng kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan, at makikita ng lahat ng mga bayang sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Ayon sa Biblia, sa kabila po ng ating mga dinaranas na mga pag-uusig, nang totoo ang iba sa atin talaga namang lumuluha, e sukat hindi ka nakikilala ng kapatid mo, nanay mo, o ka mga anak mo, di ba, ng mga anak natin, eh masakit yun, malungkot yun, tao tayo eh, di ho ba? Pero ano inaasahan sa atin ng Panginoon Diyos? Hindi tayo tatalikod sa Kanya. Ayaw ng Diyos nun? Ano inaasahan ng Diyos sa atin? Ang inaasahan niya ay lalo tayong sumunod sa Panginoon Diyos. Bakit? Sa pamamagitan po ng pagsunod, malalampasan po natin ang mga kabagabagan kasama ng mga kahirapan at pag-uusig na yan. Sumunod, yun ang lunas. Inuusig tayo, ilagay sa isip. Ang lunas, pagsunod lalo. Ilalo tayong inuusig, lalo tayong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Paano ang pagsunod na hinahanap sa atin ng Panginoon Diyos? Pagsunod ng buong ingat. Kaya nga, pagsunod ng na may pag-iingat, nakikinig na mabuti. Di po ba, mga kapatid? Sapagkat paano natin masusunod una kung hindi tayo nakikinig? Nakikinig nga tayo pero hindi naman tayong team. E paano natin ganap na masunod ang gusto ng Panginoon Diyos? Ang ibig ng Diyos, ganap na pagsunod. Kumpletong pagsunod. Hindi tayo ikang ay pipili ng mga kautusan ng Panginoon Diyos na ibig lamang nating sundin. Sabi ng Panginoong Yahusha, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mayroon sanang suwestiyon ng ating Panginoong Yahusha. Kung maaari lumampas sa akin ang sarong ito, ayon niya maghirap sapagkat masakit yon. Pero ano katunayan ang kanyang pagsunod sa Panginoong Diyos na siya rin nating Diyos ay lubos. Ang sabi niya, gayong pamanang masunod ang ibig mo, huwag ang ibig ko. Ganyan din ang dapat nating gawin, mga kapatid.
Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay magbibigay ng utos na hindi natin kayang gawin. Hindi gagawin ang Diyos yun. Nagawa po ng ating Panginoong Yahusha, sangkap ba tayo ng katawan niya? Magagawa din po natin yan. Magagawa rin po natin yan. Ano garantiya ng Panginoon Diyos kapag tayo sumunod? Pagpapala. Ayun o, mga pagpapala, ang sabi. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig. Abay, dadami ang mga ani. Kung kay Adan, ang isisibol niya on ay tinik at dawag. Pag tayo sumunod, may pagpapala ang kamalig. Sa lahat ng pagpatungan ng iyong mga kamay, pagpapalain kanya, ano ibig sabihin? Ang kamay ay sagisag ng paggawa. Huwag lang tayong tamad. Pag nagtrabaho, may pagpapala. Diba? Kumbaga, ikay may isang ektarya na palayan eh. Nakailang ani ka na, yung iba hindi pa nag-aani eh. May pagpapala. Ibang may Diyos kaysa sa walang Diyos. Ibang believer kaysa non-believer. Ibang ikay kabilang sa bayan ng Panginoon Diyos kaysa hindi kakabilang sa bayan ng Panginoon Diyos. Di baling tayo inuusik. May Diyos naman tayo na siyang nagpapala sa atin. Kaya ang sabi, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya. Matatag, matibay, hindi makilos. Yan ang kailangan natin ngayon. Sapagkat ang mundo ay talagang inuuga ng mga iba't ibang mga pangyayaring nakatatawa ng pansin. Malalakas na lindol, sunog, kung gigera, iba't ibang mga kasamang nagaganap sa mundo. Kung hindi tayo patatagin ng Diyos, baka tayo bumigay, baka tayo magbuwal, di po ba? Ang sekreto ay dyan sa ganap na pagsunod. Sabi nga ron sa aklat ng Ebreo, Jesus 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Kaya, ang ating pong dapat na ipuntirya sa buhay natin, paano kung masusunod ang kalooban ng Diyos? Pagpipilitan natin yun. Gagawa tayo ng paraan. Di ho ba? Ang sabi nga, kung may gawa talagang may ibig, magagawa ang lahat ng paraan. Pero kung hindi gusto, magdadahilan yun. Di ho ba? Kaya tayo, gagawa tayo ng paraan. Pagsamba, sasamba ako. Pagod ang katawan ko, di bali na, ako'y sasamba sa Diyos. Gagawa at gagawa ng paraan. May kalumbayan at kalungkutang dumalo sa buhay natin. Malungkot tayo. Pero pagdating ng pagsamba, doon ako dadalo sa pagsamba. Doon ko ibubuhos ang aking kalooban, ang aking niluloob sa Panginoon Diyos. Pagdating siyang Diyos na laging nakikilig sa mga anak niya na sa kanya ay nagtitiwalang lubos. Masama naman ang hindi sumunod. Anong babala sa ayaw at tumanggi na sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos? Dito sa Deuteronomio, ngunit ang mga versikulo 15-20-21, ito nakasulat. Ganito po ang ating matutunghayan. Ngunit, mangyayari na kung hindi mo dinidinggin ang tinig ng Panginoon Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang paratuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, nang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Naku po, ayaw natin ito. Ayaw natin ang sumpa nang nagsumpay ang Diyos. Di ba rin sumpayin ka ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo at ng ibang tao? Huwag lang ang sumpang galing sa Panginoon Diyos. Ano po yan? Ang sabi sa mga taong ayaw sumunod, tumangging sumunod sa utos ng Diyos, darating ang sumpa. Aabot sa iyo ang sumpa. Ano po yan? Ang sabi sa 20, ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa. Ang kalituhan, ditong-lito ka, confused. Kung anong gagawin, kung anong itama ay pipiliin. Ano pa? At ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuhal. At hanggang sa ikaw ay manipol na madali. Dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa, na sa gayon pinabayaan mo ako, sabi ng Diyos, itakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Maliwanag po yan.
kung may pagpapala sa mga sumunod, kung may mga pangako na napakaganda sa mga tumatalima sa kalooban ng Panginoong Diyos, doon sa tumangging tahasan, sumunod sa kalooban ng Ama, may sumpa. Ayaw natin, no? Sinumpa na nga ang mundo dahil sa kasalanan. Eh tayo, gusto pa ba nating masumpa buhay natin? Nako po, nakakatakot noon. Di ho ba? Napakahirap noon. Kapag ang sumpa'y nagmula at nanggaling sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Di natin kailanman ninanais po yun. Di ho ba? Ayaw na ayaw po natin noon. Kaya kapag ka atin po nga, ika nga ay isinalang-alang ang mga kalooban ng Diyos, pag binasa natin sa Ingles sa bandang 22, dito po sa sari ng Ingles ng New Living Translation, ang sabi rito sa kopya ko, mayroon akong kopya rito eh, Yahuwah will strike you with wasting diseases. Fever, yun, inflammation. Ayun, yung mga fever, yung ating fever, lagnat. Ano pa sabi? Inflammation, scorching heat and drought, blight and wildo. Naku po, eh, nakakatakot po yan, mga kapatid. Alam nyo, ang sumpang yan darating. Yung fever na yan, yung mga wasting diseases, inflammation, scorching heat and drought. Naku, hindi natin mapipigilan yan. Iba ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pero ang tao, binigyan niya ng tiyempo o pagkakataon para ang tao ay sumunod sa kanya. Ito mangge, ayan ang darating. Yung mga, alam niyo mga kapatid, pagka ating pinag-aralan, yung wasting diseases at saka fever at saka yung inflammation, ang papasok sa isip agad natin, coronavirus eh. Di ba mga kapatid? Tingnan natin sa ating slide ang mga palatandaan ng coronavirus, yung COVID-19. Ito, fever, lagnat, dry cough, para yung sore throat, tiredness. Madali tayong mapagod. Ano yung mga less common symptoms? Aches and pains. Sakit dito, sakit doon. Yan, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, loss of taste or smell. Ako, talagang nasa Biblia pala yan, mga kapatid. Di ba? Yung fever, inflammation, nasa Biblia po yan eh. Ayan, paano pa sabi? A rash on the skin or discoloration of the fingers or toes. Ano yun ito naman mga seryosong mga simptomas? Difficulty breathing or shortness of breath. Chest pain or pressure. Loss of speech or movement. Nako, hindi ka na makapagsalita. Ayan. News about COVID-19 symptoms includes inflammation. Nasa Biblia ang sabi rito, Yahuwah will strike you with wasting diseases, fever, inflammation. Nako po. Ang pamilya ko nagka-COVID. Bakit? Nasa ibabaw tayo ng lupang may sumpa. Hindi tayo exempted. Lamang, ang sabi ng Panginoon Diyos, I will live with them, I will walk with them, and I will be their God, and they will be my people. Ang Diyos ang magliligtas. Yahuwah Ruteka. Pag-ibig pa ng Diyos, ng lingkod niya, ay magsilbi pa sa kanya, maglingkod pa sa kanya, na sa bingit man ng kamatayan, ililigtas at ililigtas ng Panginoon Diyos. Ganyan ang kaibahan ng kabilang sa mga mananampalataya. Di ba mga kapatid? Sumasampalataya tayo sa mga katotohanan niya. Kaya mga kapatid, kaya ba lang tayo ang tanong ay ito? Kaya ba lang tayo susunod sa mga utos ng Diyos para tayo po mga kapatid ay huwag masumpa? Kaya ba lang tayo susunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos para tayo pagpalain ng Panginoon Diyos? Tila parang tayo naging materialistic na lang, di ba? Naging molestyador sa Panginoon Diyos pagka ganun. Masakit man pakinggan, pero totoo po yun eh. Tatawag tayo sa Diyos para tayo huwag masumpa. Sumunod tayo sa Panginoon Diyos para tayo huwag niyang bigyan ng sakit na yung fever na yan, yung inflammation na yan. Na yan pala'y COVID-19, nasa Bible pala yan. O anumang ibang sakit.
Aba, teka muna, pagka ganun, ano ho, ay parang mawawala na yung ating pag-ibig sa Diyos. Tayo sinangkapan ng Diyos. Oh, ang isa sa sangkap na isinangkap sa atin ng Diyos ay puso. Ano yung puso? Sagisag ng pag-ibig. Tayo nilikha na may puso. Ang robot, sinilikha na walang puso. Kaya lang, ang robot ay gumagalaw at kumikilos. Pumupunta sa direksyon na ibig noong kumokontrol na, niyan, na doon dapat pumunta ang robot. Kontrolado eh. Ayaw ng Diyos niyan. Kaya ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buong kasiyangaan natin. Binigyan tayo ng ating sariling pag-iisip para tayo makapag-desisyon na ayon sa gusto natin. Mayroon tayong free will. Meron tayong ika nga mga desisyong pwede natin gawin ganang atin. Pero kailangan po na ating isaalang-alang, ang desisyong ko ba ay tama? Ang desisyong ko ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Eh baka hindi naman. Baka kaya lang ako naglilingkod para wag masumpa, kaya ako naglilingkod para ako'y pagpalain. Mali. Kailangan po'y una. Kapatid, bakit po tayo naglilingkod sa Diyos? Kapatid, ang sagot ko po yan, mahal ko kasi ang Diyos eh. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Ama. Mahal ko si Yahuwah. Yan ang dapat maging dahilan ng ating paglilingkod sa Diyos. Ang nagmamahal, ano man ang daranasin, hindi siya bibitiw sa pinakamamahal niya. Ano man ang dumating pa sa buhay, hindi siya magbabago. Doon pa rin siya sa mahal niya. Ang mahal natin ay ating Diyos na si Yahuwah, mga kapatid. Anong dapat nating pakatandaan, mga magulang at mga mahal na kapatid, kapag ka tayo po sa ating pamamalagi sa buhay na ito ay nakakasagupa ng iba't ibang uring hilahil, pag-uusig dahil sa tayo po ay kayahusya. Pakinggan po natin ang aklat ng Salmo o aklat ng awit, ganito po ang ating mababasa. Nang magkagayoy, nagsidaing sila kayahuwa sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali. Ang mga ito'y nakakakita ng mga gawa ni Yahuwah at ng kanyang mga kababalaghan sa kalaliman. Nang magkagayoy, nagsidaing sila kay Yahuwah sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kapag tayo po ay nagdaranas ng mga iba't ibang ilahil, bagabag, kahirapan, pag-uusig sa buhay na ito, ano po ang dapat nating matandaan ang nangyari sa mga lingkod ng Diyos noong una? Yan ay tumutukoy sa bayan ng Diyos. Nang magkaganang wikay, nagsidaing sila kay Yahuwah sa kanilang mga kabagabagan. Iniligtas niya sila sa kanilang mga kahirapan. Yan din ang dapat natin gawin, mga mahal na kapatid. Yan tayo inaakit ng mga salita ng Diyos na tayo ay dapat ay dumulog sa Diyos katulad ng bayang Israel noon. Bagaman sila ay mga naging matigas ang ulo pero pinagpahinuhura ng iba ay mga napahamak, pero ang natira ang siyang nilingap ng Diyos. Bakit? Sila kasi ang natuto nang sila'y magkaroon ng matinding kahirapan at bagabag. Kangino sila dumulog sa Diyos. Ang sabi pa nga doon sa aklat ng Hob, sa 5 at ang versikulo 8, ang sabi roon, ngunit sa ganang akin ay hahanapin ko Diyos, o lalapit ako sa Diyos, at sa Diyos ay aking ihahabilin ang aking usap o kalagayan. Diyan tayo ibig ng Diyos na makita na kapag tayo ay halos panawa na ng pag-asa,
sa tindi siguro ng kahirapan at mga karamdamang taglay at mga dagdag pa, lalo yung mga pag-uusig na yan sa atin. Sana man lang may sakit tayo o problemang malaki. Kung ang ating mga kamag-anak ay ika nga ay hindi naman tayo itinatakuli, nakakapagpadagdag pa rin eh, di ba? Pero kapag ka, tayo ay nakakaranas noon, ang ating pong dapat gawin, mga mahal na kapatid, ay hanapin natin yung Diyos. Ibig sabihin, lumapit tayo sa Ama at ihabilin natin sa Diyos ang ating kabagabagan. Anong ating pwedeng sabihin sa Ama? Pwede nating sabihin, Ama, ang mundo na aming kinalalagyan ay nasa ilalim ng iyong sumpa. Hindi mo kami iniukol dyan sa sumpang yan. Hagkat kami tinubos na sa sumpa ng kasalanan ng aming Panginoong Yahusha. Kaya kami iginagayak mo na para kami ay makarating sa piling mo diyan sa bayang inilalaan mo sa amin. Kaya hiningi natin sa Diyos, mga mahal na kapatid, na tayo dagdagan pa ng malakas na pananampalataya. Dagdagan pa tayo ng malakas at matibay na pag-asa. Anuman ang dumating pa sa taong ito, sapagkat ang buwan ng Enero halos patapos na. Pero ang mga darating, hindi po natin alam yan. Gaano kadilim yung darating na yan? Gaano katindi pa ang mga iba't ibang mga darating sa atin sa hipang hinaharap? Isa lang ang ating alam. Ang sabi ng Panginoon Jesus, I will live with them. Ako'y mananahan na kapiling nila. I will walk with them. Sasama ang Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, I will be their God and they will be my people. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging mga mamamayan. Karapatan ng Diyos yan sa atin na tayo subukin. Pero kapag tayo sinubok sa pananampalataya, huwag sumamaloob natin. Yan ay pagdalisay. Sapagkat ang tatahan doon sa bayang banal ay yung mga nakapasa sa matinding pagsubok sa lupang ito. Pagka tayo po, ang sabi nga ng Panginoong Yahusha, inihahandang dakong kalalagya, inihahanda rin ang ilalagay doon. Paano po yun kung tayo makapapasa sa pagsubok na ating daranasin pa sa hinaharap? Kaya natin nasabing daranasin pa, sapagkat hanggat may buhay, darating at darating ang pagsubok na yan. Kung tayo po mga kapatid ay gustong makatakas sa mundong ito at tayo'y makapanahan ang kapiling ng ating Panginoon Diyos, kailangan natin po dagdagan tayo, hilingin natin sa Ama, dagdagan tayo ng pagmamahal sa Kanya. Dagdagan tayo ng pag-ibig sa Kanya. Iyon ang ating higit sa lahat. Dahil sa Ama, tumayo kayo at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat sa leksyong ito, sapagkat napapanahon na kailangan namin matuto talaga ang sumunod sa iyong mga utos, sapagkat sa mundong ito, bunga ng kasalanan, nagaranas ang maraming tao ng kabagabagan, kahirapan, mga tiisin, mga problemang abot-abot na dumarating sa buhay ng tao. Subalit para sa amin na mga iglesia ni Yahusha, ito'y pag-uusig dahil sa aming pinili. Hindi ang sumunod sa kanino man. Hindi ang sumunod sa kung sino mang mga namumuno. Ang mas pinili namin ay ang pagsunod sa iyong anak, sa aming Panginoong Yahusha. Kung kami may tinakwil, hindi man ang batiin. Halos awala kami may sakit na kinilalayuan ng mga nakakakilala sa amin dati. Pero ang amin po hinihiling lang sa iyo, huwag kang lalayo. Huwag ka lamang po magtatampo sa amin, sapagkat ikaw ang pinakamahalaga, Ama. Ikaw ang amin Diyos na dapat naming pag
kapagsilbihan na dapat naming sambahin. Ngayon sumasamba kami, inihilingin namin. Ali ka naman sa piligin namin. Alalayan mo naman kami, Panginoon, sapagkat marami din kami mga nararamdaman na mga kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Inihilingin namin sa iyo ngayon, sa isang tinig. Abutin mo ang mga anak mo may sakit, ang lahat ng mga anak mo naghihirap, ang mga inuusig. Huwag mo sana kaming pababayaan. Lumalambig kami sa iyo. Ama, ikaw ang aming Diyos. Sana sa tuwing kami sumasamba, maranasan ka namin. Palakasin mo po kami sa pag-asa, sa aming pananampalataya. Sapagkat alam namin, habang kami nabubuhay, marami pang darating na pagsubok, marami pang darating na mga iba't ibang mga aksidente marahil. Hindi namin alam ito. Hindi namin kita ang inaharap. Hindi namin alam kung ano pang darating sa buhay namin. Kaya Ama, sa iyo kami dumudulog, sa iyo kami lumalapit. Inihabili namin sa iyo ang aming mga sarili. Maawa ka at sumasampalataya kami na sa bawat sandali ng buhay namin, magiging kasama na kami sa mga anak mo na pagiging napatid mo upang makasalubong sa iyong anak sa unang pagkabuhay na magmuli. Binabalik namin sa iyong banal na kapurihan sapagkat kahit kami ganito, kahit kami makasalanan din ay hindi mo kami pinagkakaita ng awa. Kay buti mo, napakadakila mo, Ama. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Dakilang pag-ibig na ikaw lamang ang pwedeng magbigay sa atin. Sumasampalataya po kami, dinilig mo na kami, pinalakas mo na kaming magkakapatid, at sinasama nila namin sa panalangin namin ang buong sangkatauhan, mga leader na mga bansa, na sana'y sila po ay mga kasundo kung maaari para payapa pa kami makapagsilbi sa iyo at makapabuhay ng ayon sa ibig mo. Ito hinihiling namin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha, na aming kagapagligtas. Amen. Pagliligtas ng ating Panginoong Yahusha, pag-ibig ng Diyos na si Yahuah, at ang patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron po tayong ilang pag-ubinin. Share, please share our faith to others, and you can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. You can also share our website at www.churchofyahusha.org, which contains our declaration of faith, links to the latest worship service and videos, and to give offerings. Our Bible studies poll will continue our declaration of faith in our 1001 billion questions. Growing up Yahusha po can be viewed via YouTube and Facebook. 1 Timothy chapter 2, 1 and 2 verses. First of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Umaasa din po kami na patuloy tayo na sumunod sa utos ng Diyos na ating pong ipamahagi po
ang ating pananampalataya. At sa maraming ikangay pamamaraan, magagawa po natin yan sa telepono, sa text natin, sa ating ikanga ay sa mga Facebook natin, pwede natin i-share po yan sa ating kapwa. Tawagan natin sila, kausapin natin sila hanggat may pagkakataon pa. Eh, madilim ang panahon eh. Magulo ng mundo eh. Di ba? Kaya yun ang pangunahin. Umaasa ko kami na yan po'y maliwanag sa atin hanggang diyan na tayo po'y natatapos.